Ni na. Ay, gumalaw. Gago, yung talagang gumalaw na ako. Hindi ko na nga ito sasara. Puta. Yo! Ala! Tangin na mo! Nagagago! Ano naman? Napilit ba? Hindi ko get. Ano dalawang siya? Hindi naman ito napilit ah! Napilit ba ito? Meron itong cable ba dito? Fuck! Feel ko na nasira yung ribbon cable ko, nahugot. Update ko sana to para mag-Dota kami ngayong gabi, tas bibideoan ko sana na mag-Dota. Pero eh, namilang ko siya. Di feel ko yung monitor lang. Ito yung kinakatakot ko dati pa, yung talagang masira na mismo yung monitor. Kumbaga dati hindi ko na ito sinasarado, kaya alam mo yun, kasi nakakatakot na eh. Buti na lang pala, nabideoan ko na to, no? Kasi parang dati hindi ko pa inisip. Gago na, nakakalungkot pa rin. Pero tis, nakuha ko yung mga files, yun lang naman yung mahalaga. Tsaka nandito naman siguro yung HDD. Siguro yung monitor lang to, hingi tayo ngayon ng tulong. Hello? Hello? Tingnan ko tulong. May tulong ka bang mabibigay dyan? Di ba may monitor ka dyan? Di ba? Uy. Meron? Dildo? Wala. Meron? Meron. Yun. Dalin mo ah. Kasi ano eh. Yung laptop ko nauulol. Yun. DJ. BJ. Ha? BJ. BJ. Ano? Long BJ. Di mo din natin BJ? BJ? Fuck! Ngayon pinakamahalag eh. Ano mo ito? Sipin mo yung pinakamahalagang part pa yung kinalimutan. Yung BJ. BJ. BJA. Bakit dito agad siya lumabas? Wala ka namang pinindot. Matic ba yun pag BGA? Pa-extend ba ito? Hindi ba ito extended screen? Putang inang angas. Sira yung monitor, pero kung meron kayo external monitor, tapos sira lang talaga yung monitor na laptop, pwede pa rin natin yung mother pa rin o! Ga-update! Ga-update pa rin. Ang galing, BJ. Salamat sa BJ, ma. Salamat. Pag kailangan nyo ng repair. Meron ka bang channel? Meron ka bang page? Pornhub? OnlyFans? Text mo lang. Somebody say hey! We want some pussy! Huwag ka naman gantong monitor. Putak yun. Ma-under pa rin pre. Wow! Wala akong maintindihan sa nangyayari. Pero yun, ayos pa rin naman. Talagang nasira lang yung monitor. Galing-galing ng BJ ko eh. Galing mag-BJ yan. At dahil di na rin kami makakapag-Dota ngayon, ayayin ko na lang silang manood ng movie. Gusto mo yung nood tayo porn? Yun, porn! Tara, tawagin na lang. Bastos? Ano si James? Ayun, hindi nagre-ring yun. Ayun, babe one. Napaka-pogi oh. Kita niyo yung kapogian ni James. Pogi. Ay na, ayaw mag-rip. Ayaw sumagot ng babe one natin. Baka mamaya may ginagawang malupit. Saan nga yun? Ay, pogi yan eh. Pogi. Ano na, James? Saan na si Jello? Saan yung kapatid mo? Ewan ko. Niluto na tayo pansit kantutan. Yun yung pinipi. Legs. Yun, legs. Legs. Load na, load. Project X to yung papanoorin to. Ay, nagusto ni James, kantutan talaga. Hindi guys, hindi ko bataan yung... Hello? Hello? Parang ano ah? Parang tulak ah. Sunod ka na? Sige. In a rhyme. I'm a slide, bitch. You change it like the weather. It's so thick, but I thought you knew me better. I'm
in like I love my red wine. Fit it to the taste where the body's so fine. Crossing a line with my feet tied. Wrist ice line trying to get a free ride. Won't stop cause my brain's on another level. Don't stop giving brain bitches sentimental. Three missed calls, I'ma get it right. Free my spot, I ain't gotta like. Look, part the bands, no keys, I'm on a relay. Dance in the club, won't stop cause it's my B-day. Take another shot like it's motherfucking D-day. And I can't see straight, doing 30 on a freeway. At dahil nga bigla ang panonood din to ng porn, so dito porn ba kasi literal niya yung porn, pero siya manood siya ng porn. Ngiti ka nga rin, ngiti ka, ngiti, 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 ngiti. Yan, porn. Yan, porn. Pero yung manonood lang muna kami dahil ito rin naman yung ginagawa namin. Tapos di kakantutan na kami. At ass, titties, titties, ass and titties. Big booty bitches, that's wearing gas. Come on, ho, let's go to the easy rest. Dahil technically hindi ko na rin alam kung anong gagamitin ko dito. I mean, pwede naman siyang maayos. Kasi syempre, meron naman ako umaandar na laptop. Tapos parehas lang naman din sila ng memory slot. Kumbaga, DDR4 din naman yung RAM neto. Tapos DDR4 din yung RAM neto. Kaso ang inisip ko lang ngayon, magkaiba kasi sila ng speed. Ito kasi nasa 2.1 lang yung speed neto. Tapos itong gamit ko na laptop ay nasa 2.4. Pero base naman sa research ko sa internet, pwede naman daw silang pagpalitin. Kumbaga, interchangeable naman daw yung mga RAM. Kasi kung titingnan naman din natin, mas naiiba na lang sila kapag kaiba na mismo yung RAM. Kumbaga, pag DDR3 ganito na itsura, tapos kapag DDR4 ganito na. Kaya parang itong experiment na to ay, alam nyo yun, trial and error. Pero wala lang ako talagang magawa, tsaka sayang naman yung RAM neto, di ba, kung hindi ko magagamit. Tsaka pwede ko naman siya ma-upgrade pa ng 16GB itong aking malupit na laptop at mas lulupit pa siya. Alam nyo yun, mas malakas yung RAM, syempre mas malakas yung output. Tsaka sabi rin naman ng mahiwagang tite, lagay mo. Tain lang, lagay lang ang puta. Di yan puputok? Sure ka? Lagay mo. Kaya kaysa matambak na lang to, so nakuha ko naman na yung mga mahalagang files dito. Tsaka nandito pa rin naman yung hard drive, kumbaga sira lang naman yung monitor. Gamitin na lang natin yung RAM niya at ilipat natin doon at pag nasira, edi... Bale, kung makikita nyo yung memory ng laptop na to ay nasa 8GB RAM lang. At syempre kapag tumama to, eksperimento kung to magiging 16GB na yun mamaya. Okay, syempre kailangan nyo yung screwdriver, di ba? Okay, alright. Wala naman na itong mga screws eh. Actually, madali na lang ata to, nandito lang ata yung RAM na ito eh. Oh, andito nga lang yung RAM niya. Ito yung RAM. So, ito yung kailangan natin tanggalin. Madali lang itong tanggalin. Iaangat mo lang ata yung dito niya at aangat na siya. Bam! Easy! Ooh, yun lang. Diba? Dali. Technically, ito na yung DDR4 na RAM. Feel ko nakasulat na rin naman siya dito. 4GB? Wait lang. Dual slot ba to? Wait lang, ba't 4GB lang yung nakalagay dito? Hindi ko maintindihan. Ba't nakalagay 4GB lang? Pero 8GB naman to, kaya nakakalito, hindi ko alam. Pero makikita naman natin mamaya. Pero ito lang yung kailangan natin dito sa party na to. Nakasulat na rin pala dito yung speed niya, 2133 MHz lang siya. Siguro, ito built-in na to dito na 4GB. Parang pag pinagalo mo sila, syempre 8GB. Siguro ito nga yung RAM niya dito. Hindi ko alam ha, pero alam ko kasi, ewan na, hindi ako kasi pa expert sa pagdating dito sa mga PC. Siguro nga built-in tong isa niyang RAM at ito yun. Ayokong hawakan, pero ito yung isa na 4GB lang. Siguro pag yan nga, pag inalo sila ay 8GB. O bobo lang ako. Feel ko bobo lang ako eh. Sabi sa internet, tanggalin daw rin yung battery. Pero kasi built-in yung battery nito, yun, nandito sa loob pa yung battery. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko dun sa instructions na yun. Siyempre, gusto ko rin naman sundan ng buong-buo yung instructions. Pero kung hindi ko naman masusundan ng buo, di ba? Bakit pa? At ang siyempre, pinakinaikilabutan ako dahil aking ginagamit ang dumi. Shit. Ang dami. Okay, speedrun! Miss dito, pare-parehas lang sila ng sukat. Bali, kahit ano na lang isalpak ko dito. Pwede. Pare-parehas lang yung sukat, di ba? Basta sa kahit anong laptop, unahin yung tanggalin agad ito. Kasi ito lagi yung tinatanggal eh. Yung disk drive. Ito yung unang laging tinatanggal. Pero syempre, hanapin nyo muna yung screw niya. Yung akin nandito eh. Tapos, kung walang screws dito sa ilalim na sana nga wala, tanggalin na natin. Ito yung nakakatakot na part eh. Yung puta, paano ito tinatanggal? Actually, ito yung laging pinakamagandang tanggalan. Nabukas na. Yun! Yun!
yun. Yun! Ay, gagi! Actually, ingat din pala kayo kasi yung iba nga pala may mga ribbon cable na nakakonekta dito. I mean, kapag itatry nyo yung mga gantong klaseng katarantaduhan, yung tipong nananahimik yung mga gadget nyo, ganun. Ang dumi, oh! Wow! At least ito, alam mo na agad na yung ano niya nakahiwalay. Ito lang agad siya. Matik. Ito lang agad yung RAM niya. At sobrang dumi ng fan. Hehehe, sarpikatikat. Pero tutusin, okay naman. Hindi naman siya ganun pala kadumi. Ito yung battery niya. Bali ko susunod ko yung instructions sa internet, dapat daw tanggalin muna talaga yung battery bago maglagay ng RAM. Kaya sige, try natin. Woy! Ganun lang pala kadali yun. Kasi dapat daw talaga walang juice na umaandar dito kahit anong power source. May lalagyan na rin siya ng SSD oh. Ang galing. Ito yung HDD. Ito yung SSD. So wala lang sa mga alam nyo yun. Moment of truth! Lalagay na natin tong DDR4 na 2133 na megahertz dito sa aking 24. Bali, ang gagawin mo lang, i-align mo lang naman siya dito. Wow, nakabaligtad. Yan. Yan. Kung ikita nyo, pantay na pantay lang din yung ngipin niya dito. Talagang DDR4 siya. Kaya siguro nga, interchangeable. Pero sukat na lang natin siya dito. Yan. Tapos. Tapos pindot pa baba. Hindi. Hindi pindot? Ayaw pindot? Pababa? Okay, ayaw? Nakakatakot? Ah, kasi hindi papasok. Ah, kasi 45 degree. Okay, get. Dapat, gagi. Buti na lang hindi ko pinwersa ng todo. 45 degree angle nga daw pala siya pag ilalagay. Ayan, pasok na pasok. Tapos pindot na lang pababa. Anong ginagawa ako sa buhay ko? Bakit? Yun! Tumunog! Okay na yun! Magiging 12GB RAM na to! Sad lang, hindi siya magiging 16GB, pero alam nyo yun, okay naman na. Gawin lang natin yung mga ginawa natin kanina, pero syempre mas dadaan-daanin ko na kasi medyo sabog akong maglagay. Nakakabarig kasi, no? Parang ano. Dahil kasing gumagalaw na parte sa computer. Tingnan nyo naman, oh! Sipin nyo napakaraming maliliit na components nyan, kaya dapat isihan nyo lang, kalmahan nyo lang, tapos siguro, take your time! Pero sana, under pa to, shites! Tingnan lang natin kapag ka umaandar na. Okay, moment of truth. Wow! Hindi na bumubukas. Hindi ko alam kung nalobat ba. Ayan natin. Ayan na, tapos nag-short circuit, no? Dahil sa kung ano man yung nagalaw sa loob. Yo! Nalobat nga lang siguro na drain. Nagalaw yung battery. Tapos syempre, tingnan na natin kung nadagdagan na nga ba talaga siya ng RAM. Kahit dapat na gig lang yun. Ay, naman na siguro yung 12GB. Tahay sa'yo, built-in pala yung isa. Ang galing. Oh, bam! 12GB! Success!